Sa punto pong ito, balikan na po natin si Father Francis Lucas, ang CBCP Director for Broadcast Catholic Media Network Incorporated. Magandang umaga po, Father Francis. Si Maris po ito. Magandang umaga, Maris, at lahat ng inyong viewer. Father, may pagbabago po ba sa mga protocols o guidelines sa simbahan ngayong bumabalik na po ang ilang tradisyon sa Semana Santa dahil nga po, of course, nasa gitna pa rin po tayo ng pandemic? Ang sinabi ng CBCP ay balik sa pre-pandemic ang lahat ng activities na ginagawa ng simbahan liturgically. Mm-hmm. So lahat-lahat na po, wala na pong mga exemption when it comes to the different traditions? Wala na. Okay. Ang sinasabi lang ay pag-aralan mabuti rin yung mga popular na pamamaraan. Mm-hmm. Kaya mag-stick tayo sana sa liturgical. Mm-hmm. Although wala naman talagang pinapagbawal sa ngayon. Oo, Father, speaking of, ano po ba masasabi ninyo sa mga nagpepenitensya at nagpapapako sa krus? Hindi po ito sanctioned ng simbahan, pero ito po kasi yung paraan ng pamamanata ng ilan nating mga kababayan. Yung popular ng ganyan, lalo pag pamamanata, mahirap sabihin ng simbahan, huwag nyo gawin. Mm-hmm. Kasi meron yung personal aspect yung kanilang panata na sabi mo nga, na nangako sila sa Diyos personally sa paglilinis ng kanilang kasalanan, pagsakripisyo nila sa inihiling pa nila. Although sinasabi ng simbahan na ang suffering, hindi mo kailangan niyang hanapin, darating at darating sa'yo. Mm-hmm. At doon ka magbibigay ng meaning. Pero pag nangako ko sa Diyos sa isang pabor na binigay sa'yo, mahirap naman sabi ng simbahan, huwag mong sundin yung pinangako mo. Hindi gagawin ng simbahan yan. Kaya tuloy-tuloy lang yan. Mm-hmm. Father, I understand may mga ilang pong mga archdiocese, no, na pinapabawasan na yung mga online streaming para ang mga tao ay mahikaya talaga magpunta sa simbahan. Pero yung mga online streaming po ay okay pa rin? Acceptable pa rin? Especially this season? Ang sinabi ng CBCP nung kanilang meeting nung Enero para kaliwanagan ng lahat, lalo-lalo sa mga obispo, okay pa rin ang live streaming. Kaya lang, ibalik natin sa pre-pandemic. Nag-online ka lang pag hindi ka makakapunta sa simbahan. Mm-hmm. Pag may sakit ka, may aberya ka, o makasunod ka lang. Kaya ito ay ang ini-encourage, ang sinasabi, maging live na hindi lang sa digital, kundi sa actual na pakikisa mo sa simbahan. Mm-hmm. At ang dahilan nun, ang ating faith, hindi lang yung personal eh. Kailangan nagbubuo ka ng mga sambayana, ng community. Mm-hmm. At yung simbahan is a community. Alright, Father. Paano naman po mas maoobserbahan ng mga tao ang tunay na diwa ng Semana Santa? Ang tinatawag ko doon ay yung pangkalooban, yung interiority. Una-una, tingnan mo yung palatanda ng panahon. Ano nangyayari ngayon sa daigdig? Ano nangyayari sa Pilipinas? Ano nangyayari sa pamilya mo? Sa mga puso mo, ano nangyayari doon? Pabalik ka doon, titingnan mo, nakakatupad ka ba o hindi? Anong nagiging kahulugan dito sa buhay mo? So, pagkatapos, tingnan mo rin, pagbalik loob ko sa Panginoong Diyos, kung ano ang pwede mong gawin bagamat maliit sa pagbabago ng lipunan nagsisimula sa iyong sarili. At mm-hmm. pilitin mo maging mas malapit sa Diyos o malapit sa Diyos mm-hmm. sa iyong pang-araw-araw na buhay. Alright, very enlightening. Maraming salamat po, Father Francis Lucas, CBCP Director for Broadcast Catholic Media Network Incorporated. Magandang umaga po and blessed week ahead. Same here and same greetings. God bless you all. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.